mapagpalang araw po sa inyong lahat. Mula po sa istasyon ng PFCA, ako po si Nathan Gabriel Abrilus ng Daniel 5 na mag-uulat sa inyong ukol sa mga pagpapahalaga at pagmamalaki na dapat nating isaisip at ipagkaloob sa mga inawang pagpupunyagi at pag-aalsa ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismo Espanyol. Narito po ang ulat. 333 taon sinakop ng mga Espanyol ang Pilipinas. At sa loob ng panahong ito ay iba't iba ang naging pagtugon ng mga Pilipino sa mga naging pamaraan ng Espanyol sa kanilang pananakop. Ngunit sa ulat pong ito ay ating pagtutunan ng pansin ang mga ginawang kagitingan ng mga Pilipino upang ipaglaban ang kasarilan ng ating bansa. Gumamit sila ng iba't ibang sandata at ng kanilang katalinuhan upang may sakatukuran ito. Ayon po sa ating kaysaysayan, maraming Pilipino ang nagpunyagi at nagsakripisyo ng kanilang buhay upang makamit ang kalayaan. Una narito ay sila Pulapu, na hari ng Mactan na binasagang kauna-unahang bayaning Pilipino dahil mas pinili niyang talikuran na ang mga dayuhang kaysa tanggapin ang alok na pakikipagkaibigan. Marami ring sumusunod na sa kanyang yapak. Sila ang mga magigiting na Pilipino na walang takot na sumabak sa digmaan. Pag-aalsa ang tangiyan na solusyon sa kanila. Sa kabilang banda, mayroon rin na namang nagkaroon ng pagkakataon na makapag-aral at nagpunyagi upang makatapos dito o sa ibang bansa. Ito ang nagmulat sa kanila sa tunay na kalagayan at nagaganap sa bansa. Sa pamamagitan ng edukasyon na meron sila ginamit ng ilan na ang lakas ng panulat upang gabayan at bigyang liwanag ang iba na nasa kadiliman. Una narito ang ating pamabansang bayani na si Dr. Jose Rizal na siyang sumulat ng Noli Mia Tanghere ang El Filibusterismo. Walang armas na hawak at ang taging sandata ay ang pagmamahal sa bayan. Dahil sa kanilang mga ginawang pagpupunyagi at kabayanihan ay natatamasa natin ngayon ang ating kalayaan at
kasarilan. Kaya nararapat lamang na sila ay ating bigayang bugay at saluduhan sa pamamagitan ng pagkilala at pag-aaral sa kanilang mga naging contribution sa lipunan ay mas lalo natin silang nabibigyan ng kahalagahan. Ang simpleng paghinto at paglalagay ng ating kanang ang kamay sa dibdib sa tuwing inaawit ang ating pambansang awit ay isang magandang halimbawa ng ating pagpapahalaga sa kabayanihan ng mga Pilipino. Ang pag-iingat sa paggamit sa ating mga salaping papel at barya ay may tuturing ring paggalang sa mga bayaning nakikiprenta dito. Ang pamamasyal at pagbisita sa mga parke tulad ng Rizal Park o Luneta ay isa pang halimbawa ng pagpupugay sa ating mga bayani. Ang pakikisa sa pagdiriwang ng araw ng mga bayani at iba pang piyesta official na inilaan para sa ating mga bayani ay isa ring paraan ng pagpapahalaga sa kanilang kontribusyo sa bayan. Nararapat lamang na patuloy na ipaglaganap at ituro sa ating mga kabataan ang lahat ng kabayanihang ginawa ng ating mga bayani upang ito ay patuloy na mabuhay sa kanilang mga puso at isipan na at muling masayalin sa mga susunod pang henerasyon ng ito ay hindi malimutan. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Ito muli si Nathan Gabriel F. Villaluz na nagbibigay ng isang saludo para sa ating mga bayani. Mabuhay po tayong lahat. Yehey!